guys! Welcome back to my channel! Ngayon po ay pipili po muli kayo ng kulay ayon po sa gusto ninyong stone at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hinati ko na po sa apat ang ating tarot card. Ito po ay number 1, Rose Quartz. Number 2, Amethyst. Number 3, Jade. And number 4, Citrine. Pumili na lamang po kayo kung anong gusto po ninyo dyan at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, Rose Quartz. Sinasabi po ng ating tarot card na kasalukuyang meron po kayong hindi pagkakaunawaan ng inyong minamahal. Yan. Kayo po ay magkagalit ngayong araw na ito. Away-bati po kasi kayo. Ang sinasabi ng ating tarot card. Sinasabi po ng ating tarot card na bagamat kayo po ay lagi nag-aaway ng inyong minamahal, ay hindi naman po kayo magkakahiwalay. Kumbaga, yun nga, aso't pusa ang datingan po ninyong dalawa. At bagamat kayo po ay ilang beses ng mga naloloko, the pool, ito po ay sinasabi po dito ay kayo po ay manumbalik sa Panginoon para po hindi nyo nararanasan ng ganitong sitwasyon. Kasalukuyang may inaayos po kayong mga papeles at mag-iingat at baka po maloko na naman kayo. Sinasabi po dito na soon, darating na po ang inyong brighter future, success ninyong dalawang mag-asawa. Huwag po maiinip dahil paparating na po ito. Iwasan lamang po ang laging pag-aaway para po dumating na ang swerte na matagal nyo nang iniintay. Matagal na po kayong away-bate, ayan, the cups, matagal nyo na itong pinagdadaanan. Yan ang takbo ng buhay ninyong mag-asawa. Kumbaga, kayo po ay nagsasakitan lamang ng kalooban, pero bati rin naman in the end. Ayan, yun po ang sinasabi sa inyo ng ating number 1. Number 2, ang sabi po na ating tarot card, ay kayo po ay makakatanggap ng isang balita mula sa inyong minamahal tungkol po ito sa pampinansyal. At kayo po ay may paparating na bagong mangingibig para naman po ito sa mga dalaga. May paparating na bagong mangingibig. Pero sinasabi ng ating tarot card na kung may paparating sa inyo na mangingibig, na bagong mangingibig, ay hindi pa ito ang iyong forever. Gulo lamang ang dala nito ng taong ito. Yan. Mm-hmm. Sinasabi po ng ating tarot card, bagamat kayo po ay hindi ganun ka-ayos ng inyong minamahal at lagi kayo nag-aaway, sinasabi dito ay soon, magkakaayos po kayo. At kayo po ay may paparating na malaking halaga ng pera na ikasisiya naman ninyo at kayo po ay possible ay maggala kapag ito ay natanggap nyo na. Yan. Ito po ay waiting nyo lang talaga. Itong perang ito. Pero ito po ay paparating na. Ito po ay may kalaki ang halaga ng pera. Yan ang sinasabi ng number 2 tarot card.
Number three. Number three, mag-iingat po kayo at kayo po ay makakatagpo ng bagong mangingibig at ito po ang hasi niya lamang ay gulo. Kumbaga, siya po ay huwad na pagmamahal sa inyo at ang nais niya lamang ay pampinansyal at siya po ay, kumbaga, siya po yung tipo ng tao na makasarili. Yan, kaya kung kayo po ay makakakilala ng ganyang klaseng tao ngayon or may kakilala na kayo, ay iwasan niyo po siya dahil siya po ay hindi maayos na tao. Yan po ay dalawa, isang medyo may edad at isang binatilyo na bata-bata pa. Yan. Pag-aaway ng isang pamilya ang sinasabi po dito, hindi masaya sa buhay na pinagdadaanan, lalo-lalo na po sa pampinansyal. Panay gulo po dito, panay away. Sinasabi po ng ating tarot card na kayo po ay may biglaan na baga may balita po kayong matatanggap na hindi nyo ikagugusto tungkol po ito sa pampinansyal. Bagamat sa ngayon ay kayo po ay pinagdadaanan ng problema sa inyong buhay, pampinansyal. Ayan, at kayo po ay mag-iingat sa mga dalagang nakapili nitong number 3 na kung kayo po ay makakatagpo ngayon ng mangingibig, ay huwag nyo siyang papansinin. At kayo po ay mag-iingat dahil baka kung kayo po man ay magkaroon ng pera, ay mabilis din po itong nawawala. Kahit gaano kalaking pera, mabilis din po siyang nauubos. At meron pong biglaan na pangyayari, maging handa po kayo dahil ito po ay balita tungkol sa inyong minamahal at about din po ito sa pampinansyal. Kasalukuyang sa sobrang dami na pinagdadaanan ninyong problema sa ngayon, kumbaga kung sa buhol-buhol na tali ay sobrang pagkakabuhol at kahirap-hirap tanggalin dahil maigting ang pagkakabuhol. Pero maging matatag ang sabi dito ng ating tarot card dahil makakayanan mo yan. Sinasabi hindi naman ganun ka-worse pero pagdadaanan mo lamang. Yan ang number 3. Number 4, si Trin. Sinasabi po ng ating tarot card na kasalukuyang kayong dumaranas sa pighati at pag-aaway ninyong mag-asawa at isa sa mga kapamilya ninyo ay mayroong karamdaman. Ayan. Kung kayo po ay magkakaroon ng pera, pag-iisipang mabuti ang paggastos dahil possible po ito ay maubos kagad. Sinasabi po dito ng ating tarot card ay walang pasensyahan ng pamilya, panay away-away ang sinasabi po dito. Isang babae na mainitin ang kanyang ulo na siya nagiging dahilan ng away ng pamilya at ito po ay matagal nyo ng pinagdadaanan. Mag-iingat sa isang lalaki dahil siya po ay possible gumawa po ng gulo sa inyong pamilya or isang lalaki na mainitin ang kanyang ulo na siya nagiging dahilan din lagi, pinapatulan niya yung kanyang asawa, siya nagiging dahilan lagi ng pag-aaway ng inyong pamilya. At ito po ay matagal na kayong dumaranas ng paghihirap at ayan po, pag-aaway ng pamilya. Tungkol po ito sa pampinansyal. Ayan. Bagamat ikaw ay maraming pangarap sa iyong buhay, lagi nga lang failed, pero ang dami-dami mong pangarap sa buhay. Soon matutupad ito, huwag kang mag-alala. Mag-iingat ka dahil baka pasukan ng tukso ang inyong pamilya at lalo magkagulo ang lahat. Kung ikaw ay may asawa, alamin mo ang ginagawa ng iyong kinakasama dahil possible po ay matuluyan kayong magkahiwalay bago matapos ang taon na ito dahil papasukan kayo ng third party. Huho o kastilyong buwangin, possible po isang malaking gulo ito ang magaganap bago matapos ang taon na ito or bago matapos ang buwan na ito. Yan ang kapalaran at sinasabi ng inyong tarot card for today. Kung pangit man po ang inyong napili, huwag po kayong mag-alala dahil malay natin bukas, lagi naman po tayong nagpipick a card at saka manalig po tayo sa Panginoon, ipagdasal natin lahat pong yan ay makayanan natin at pagdadaanan lamang natin at hindi natin tatambayan. Salamat po sa manonood!